And ito ang karaniwang imahe ng mga sundalong nakikita ng publiko. Makikisig, matatapang na mandirigma. At may mangilan-ilan din na nagre-rebelde. Kasi sila na dinisiplina, hindi yung magawa! Pero lingit sa kaalaman ng publiko, mayroong grupo ng sundalo na hindi lang eksperto sa baril, kundi maging tugtugan. Hindi sila ordinaryong musikero dahil suot nila ay patig at armado sila ng dekalibreng baril. Pero bukod sa pagiging mandirigma, ang Philippine Army Band ang nagdadala ng bandila ng kasundaluhan, hindi sa pamamagitan ng giyera, kundi sa mapayapang tugtugan. Kahit sa ang bigating okasyon sa Armed Forces of the Philippines, naroon sila. Yun nga lang, bihira silang magip ng kamera dahil kadalasang nasa background ang tropa. Mula pagising hanggang pagtulog ng mga sundalo at maging sa libing, naroon ang tropang ito. Sila ang Philippine Army Band, ang grupo ng mga sundalo na hindi lang pangyera, kundi pangtugtugan pa. These people that I have in my unit are skilled type of personnel, no? That normally hindi makita sa mga field units. They are possessed with mga talents, no, which is parang very rare na makita sa labas. Hindi lahat ng tao makakatugtog. Pagpasok mo sa kanilang home base, hindi ingay ng baril ang maririnig mo, kundi bayo ng magagandang tugtugin. Ang Philippine Army Band ang tinuturing na singing ambassadors ng AFP. Nakapagtanghal na rin sila sa iba't ibang bansa. Pero hindi lang orchestra music ang kaya nilang tirahin. Dahil bukod sa Abu Sayyaf at mga rebelding kalaban, meron din silang combo na asintadong bumabanat ng sikat na hits. Pero iba't iba ang pinagmulan ng mga sundalo sa Army Band. Minasang, kumbangwa, otase, chua, namaywa, Corporal Manolito Reyes des Rescue Philippine Army Band. Hi! Nandyan ang drummer na si Corporal Manolito Reyes na 5 taon naging band member sa Japan bago naging sundalo. Kasama rin sa banda sina Staff Sergeant Marcelo Chavez at Technical Sergeant Marlon Adriano, pawang mga veterano ng iba't ibang giyera na napunta sa bakbakan ng kantahan sa Army Band. Nakita ko yung ginawa dito. Masaya pala. Especially pag kagustuhan mo talaga at interesado ko doon sa trabaho mo. Maganda kasi, ano? So, ayun. So, I was joined with the Philippine Army Band. Hindi mo pwedeng tawaran ang kakayahan ng 2 sarhento, maging kantahan man o katapangan. Bukod sa galing sa keyboards, sure shot expert si Sergeant Chavez, na ang ibig sabihin ay kaya niyang pumatay ng mga kalaban o terorista sa pamamagitan lamang ng isang sniper's bullet. Pero bago ang hilig sa baril, tugtugan ang naging first love niya. Mahirap po, pero dahil yun nga sinasabi na nga natin na sinumpaan namin yon, patapos trabaho namin yon as a musician, patapos infantryman pa, masaya po ako doon sa trabaho yun kahit mahirap gawin, pero kinakaya po namin yan. Yan o ang bisyo ng sundalo, dapat kahit anong hirap na pinapagawa sa'yo, basta tama, gampanan mo. Miyembro naman ng Airborne Special Forces si Sergeant Adriano,
Ngunit bukod sa pagiging warrior, ay naging kampiyon din siya sa singing contest ng isang noontime show noong 1994. Happy naman ako eh kung ano yung ginagawa namin ngayon. We're happy. And siguro naman na we deserve what we are doing. Dati namang construction worker si Technical Sergeant Rufo Licarte bago siya napasok sa Army. Ngayon, si Sergeant Licarte ang nagsisilbing first sergeant sa kumpanya ng mga musikero. Tinuruan ako ng panto ng mga bisan ko para ako sa pag-aaral malibre sa matrikula. Ngayon, nung ako'y matuto na, kunya ako, pumunta ako dito sa Juan. Nag-apply ako sa Philippine Army Pan. Ngayon na tama-tama, natanggap naman ako dito. Lahat sila ay nasa ilalim ng pamamahalan ni First Lieutenant Delphine Miranda, dating combo player sa Hong Kong at graduate hindi ng Philippine Military Academy, kundi UST Conservatory of Music. First and foremost, that is my love in first choice ko talaga. Pero eventually, as I went through adventure nga sa music, na-realize ko na parang itong tawag sa akin to serve under the Philippine Army Band. 8 taon nang nasa serbisyo si Lieutenant Miranda. Gaya ng kanyang tropa, hilig sa musika ang nagdala sa kanya sa Army Band. Maliit man ang sweldo at puno ng sakripisyo, ang pagiging sundalo daw ay totoong calling ng kanyang puso. 1902 nang itatag ang grupo at sa loob ng mahigit 100 taon, hindi na sila nawalan ng mga gigs. Kasi pag sinabi yung Philippine Army Band, may history siya. There is a glorious history, a tradition na kinasasanay ba ko ngayon. No? So I'm very proud to be wearing this kind of uniform with the Army Band. Pero hindi lang tugtugan ang expertise ng tropa. Noong nakaraang EDSA 3, ang Army Band ang isa sa mga kauna-unahang grupo ng mga sundalo na dumipensa sa Malacanang. All of my men under my company, sa band company, were sent also to Malacanang to defend the seat of government there. So iniwan mo namin ang instrumento. Dahil sa kanilang kagitingan, ginawaran si Lieutenant Miranda at 109 members ng banda ng Bronze Cross Medal. Isa lamang sa 100 sundalo ang may galing na maging sundalo't musikero. Mahirap daw dahil bukod sa dobling responsibilidad ay madalas silang wala sa pamilya. Pero napapawi naman daw ang hirap na mga piyesang natatahi nila sa isang magandang awit. Kaya't sabi nila, tugtuga na lang kaysa kudeta. Mahirig ka sa musika, hindi ka tumatanda. Ang ikaw bilang sundalo, gampanan mo ang trabaho mo. Dahil sa bayan. Music, pwede mong mapakadma yung isang lagaan sa ano. Mamamaya, no? Kaya yung isang sundalo na medyo nalulungkot o kaya naging rebelde dahil lang sa music. Being with the Army Band is a total, kumbaga, satisfaction, no? May fulfillment na ako considering may pangalan to, eh. And as I enjoyed the type of music that I am teaching to my personnel, makikita mo yun after nung ilang series of rehearsal, iski anong pagod mo, iski anong dito na sweldo mo. Pero pag nakita mo tumunog na maganda, yun ang fulfillment patatawag ko. Hindi man masyadong pansin ng publiko ang banda, sapat na sa kanila ang magampanan ang tungkulin sa bandila't uniforme ng buong abilidad. At maiparating ang mensahe na ang kapayapaan ay parang musika na kailangan ng pagkakaisa upang makamit ang magandang tono.